Welcome to Nilo Ramirez TV. Parating na ang napakalakas na ulan, kaya masarap maligo sa labas. Ayan, kumukulog at kumikidlat na. What's up guys mga katropa, kumusta po muli kayo dyan? Bali sa video na to ay gusto ko lamang pong i-share sa inyo yung isa sa nagpapaligaya sa buhay ng tao. Yun po yung pet or alagang hayop. Tinatawag din po silang anti-stress kasi nga po nakakatanggal sila ng kumbaga kalungkutan sa ating buhay pag nagkakaroon tayo ng kumbaga pagsubok or problema. At buong buo po yung paniniwala ko na dahil po sa kanila, sa pag-aalaga natin ng ating mga alagang hayop or pet dito sa bahay ay nakakatulong din po sila sa ating kalusugan. Tulad po ng itong aking inampong mga pusa. At ipapakilala ko po sila sa inyo. Medyo naiba po ngayon. Mga mixed vlog po talaga itong sa akin. At gusto kong i-document lahat po ng mga bagay na gusto kong gawin habang ako'y nabubuhay. Papakilala ko po sa inyo, una si Veterano. Ito, dati po siyang inabuso na pusa at ngayon po inampun ko po siya. Halika ka dito, Veterano. Ito siya. Ito. Bali ito, matanda na to kaya tinawag ko siyang Veterano. At yung isa naman po, ang pangalan niya ay Sapo. Sapo. Ito si Sapo. Nasa ilalim ng divider. Yan si Sapo. Kaway ka naman dyan, Sapo. Mahilig siya makipaglaro at medyo bata pa po siya. Meron po siya dating kapatid ang pangalan Usap, kaso nga lang po pumanaw na. Bali 2 months ago nasagasaan po siya, kaya yun, nadedo siya. At meron pa po akong isang ampon, ang pangalan niya ay Luningning. Bata pa po ito, dati may sakit, ngunit ngayon ay gumaling na siya. Ito si Luningning. Inabuso rin po siya, so tatlo na po ang aking pet dito sa aking bahay. Itong video kong to ay meron pong eksena talaga na actual scene ng paglalaro ng daga at pusa. Ito yung tipong Pinoy Tom and Jerry. Meron din po akong version nun. So ito po, sana po ay panoorin nyo. Bali, ginawan ko lamang po ng voice over para at least magkaroon ng buhay yung kwento na gusto kong ipahatid sa inyo. Marahil ito nga po ay medyo corny, pero para sa akin napapasaya po ako ng ganito, yung binibigyan ko ng halaga yung buhay ng mga hayop. Bukod sa pagiging malambing nila sa atin, dapat suklian din po natin ng kumbaga, pagmamahal. Pagpapahalaga sa hayop at pagpapahalaga rin po nila sa atin bilang tao. At eto na nga, pumatak na sa lupa ang napakalakas ng ulan. Halina, pumasok tayo sa loob ng bahay at ating tunghayan kung ano ang pangyayari dito. Paring daga, paring daga, gumising ka na. Tara, maligo tayo sa ulan. Bisan mo, mamaya titigil na yun at hindi na tayo makakapagligo. Tara, gising ka na. Uy, gising ka na. Ayoko. Ayoko ka maligo sa ulan. Maginaw. Halika na, sabi. Ayoko. Halika na. Tara. Sige na. Ayoko. Ayoko nga. Ikaw na lang mag-isa. Sige na. Lisan mo. Titigil na yung ulan. Sige na. Sige, kikilitin kita. Oh, ayan, oh. Sige na. Ayoko nga. Ayoko. Ang ginaw eh. Edi, mag-suit ka na lang ng jacket para hindi ka ginawin. Basta, ayoko. Ayoko. Ayoko nga. Halika na. Talagang ayaw mo ah. Sige, kakagating kita. Sige. Ayan. Sige.
Ayaw ko nga eh. Sinabi lang ayaw ko. Sige, kakainin kita mamaya. Kumanda ka. Ayaw ko. Mas masarap pa matulog dito sa silong ng upuan. Tara na, isa mo. Ayaw ko. Umikot-ikot na lang tayo dito sa silong at manood tayo ng telenovela. Tingilan mo nga ako, sapo. Huwag kang kalabit ng kalabit sa akin, aray. Nasasaktan ako. Apa, may nararamdaman ako ng kakaiba. Oh no! Ano kaya yun? Matignan nga. Paring sapo. Ano iyo gawa? Huwag ka nang umeksena, paring veterano. Busy ako kay paring daga. Nanamoy ako. Nangangamoy pagkain. Akin lang to. Akin lang si paring daga. Akin lang. Walang sino mang aagaw sa akin nito. Sana ko may pagkain. Hindi sayo na siya. Di bali magmamartis na lang ako mamay sa likod bahay.